Kumusta na yung ating mga kababayan? Saan man kayo, panig ng mundo? Ito po ang inyong lingkod, Joe R. Kaya. Feel good with Joe R. Kaya. So, ang ito pong podcast natin ay napapakinggan sa lahat ng mga paborito ninyong podcast channels or podcast apps. At tayo ay nag-live na rin napapanood sa YouTube channel, sa Facebook, Facebook Watch, Twitch. Ito yung ating mga Spotify. Napapakinggan tayo sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, Player FM, Buzzsprout, Deezer, Stitcher, TuneIn, Podbean, Podchaser, Podfriend, Pocketcast, Podcast Republic, Castro, Podcast Addict, at kung saan-saan pa. So, yun po yung ating mga podcast channels kung saan tayo napapakinggan. So, napapanood na rin po yung ating mga podcast episodes sa Dailymotion, Twitch, TV, Facebook Watch, YouTube, IGTV, at Rumble TV. So, ang tatalakayin po natin sa episode na to, episode 18 ng ating Feel Good with Joe Arcaya, ay may kinalaman sa produksyon ng bigas at yung mga programa ng dating Pangulong Marcos na hindi itinuloy ng mga Aquino. Ito ay base doon sa video na ni BBM or Bongbong Marcos. So napili ko itong episode na to kasi po ang bigas ay isa sa mga pangunahing pagkain ng ating bansa. Saan ay sa panahon ng dating Pangulong Marcos ay isa sa mga pinagtutuunan ng pansin para mapaunlad ang bigasan. Pero mas maintindihan natin, nais kong panoorin ninyong video na ito kasi maliwanag na naipaliwanag ni Bongbong Marcos. Alisin muna natin yung politiko. Pwedeng yung politics. Mag-focus tayo dun sa programa ng rice production ng ating bansa. Kasi sa lahat ng mga video ng mga politiko na aking napapanood ay bihira ko lang po itong marinig sa isang kandidato na tumatakbo na napaka-komprehensibo yung kanyang paliwanag. So, kung nais niyong mag-react at mag-comment, pwede kayong mag-comment sa mga comment sections ng YouTube channel or Facebook watch, or maaari kayong mag-email sa filipinoworldchannel@gmail.com. So, bago natin simulan yung ating talakayan, ay nais ko munang i-play itong video na ito. Panoorin natin. Bakit tayo ngayon naghahabol sa ibang bansa? Bakit mababa ang ating yield? Bakit mababa ang ating ani? Bakit mataas ang ating production cost? Paano tayo nagkaganito? Maganda naman ang patakbo ng ating rice farmers nung nakaraan. Umabot pa nga tayo sa araw na nakapag-export tayo ng bigas. We were a net rice exporter for a while. Ngayon, nandito ngayon tayo. We are one of the largest rice importers in the world. Kahiyaya. Bumibili tayo
sa Vietnam, bumibili tayo sa Thailand. At kung titingnan ninyo, pag-aaralan ninyo na mabuti, ito pang isa pang masakit na makita. Lahat ng nagpaganda ng agriculture industry nang binibilan natin ng Thailand, ng Vietnam, hulaan ninyo kung saan nag-training lahat yan. Sa UP Los Baños, sa Iri. International Rice Research Institute. Hindi ito Philippine agency. This is an international research institute na linagay dito sa Pilipinas para mag-research, para alam natin yung pinakamagandang mga variety para sa ating mga farmer. I'm glad to know that the institute is prepared to make these seeds available to all nations. To all nations. Dyan sila natuto. At hindi nila maintindihan kung sa dami lang natutunan sa atin, tayo hindi natin magawa yung tinuro natin sa kanila. Ang katotohanan ay napabayaan ang sektor ng agrikultura ang ating mga magsasaka sa ilang taon na, sa ilang administrasyon na. Ngayon lang na nakilala ulit na may krisis talaga ang mga farmers ng palay dito sa Pilipinas para makapag-compete tayo. Ang agrikultura kasi ay hindi lamang ang pagtanim. Ang solusyon dito sa lahat ay kailangan paabutin natin ang mga farmer na maging competitive ulit sa world market, lalong-lalo na sa bigas. Ang buhay ng lahat ng agrikultura, ang pinaka-basic na pangangailangan ay patubig, irrigation. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung kanal-kanal na maliliit. Pinag-uusapan ito is parang highway ito ng tubig eh. Para magdaloy ng tubig mula sa bundok ay hanggang sa baba. Kahit malalaking construction ito. Ang isang kataka-taka, nagulat ako nung nalaman ko, nagbabayad ang farmer sa NIA. Tinanong ko sa NIA, magkano ngayon ang utang niyang farmer sa inyo dahil hindi nakapagbayad? Sabi nila, ang utang ng farmer sa amin is 12 billion. Sabi ko sa kanila, and this is many years ago, sabi ko sa palagay niyo ba, mababayad niyo? Kalimutan niyo na yung 12 billion ninyo. At huwag na kayong mangulekta dahil surbisyo yan ng pamahalaan sa taong bayan, sa ating mga magsasaka. Kaya maganda naman ang deklarasyon ng Duterte government na titigil na yung practice na yan. Kailangan mong magbigay ng pautang. Land bank dati yan, agricultural bank eh. Kaya tinayo ang land bank para tulungan ng mga farmer. Pero land bank nagbago na, more or less commercial bank na sila ngayon eh. Meron tayong kailangan na binibigay ng magandang binhi. Kaya kailangan may research and development para meron tayong magandang seedling. Kailangan nagbibigay tayo ng production para sa farm inputs, para sa pesticides, para sa fertilizer, sa gasolina ng kanilang mga traktor, ng mga machinery, yung mga post-harvest facilities. Pag-ani niyan, kailangan dadalhin yung palay sa unang-una. Siyempre, dadali mo sa dryer. Tapos dadalhin mo sa milling para maging bigas. Kaya kailangan may milling machine, kailangan may drying. Yan ang pinakakulang natin dito sa Pilipinas, yung tinatawag na post-harvest facilities. Pagka na-process na, bigas na yung palay, bigas na, saan ngayon dadalhin yan? Ang FTI, isang agro-industrial complex na itinayo noong 1968 sa Taguig City, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit dumaan ito sa maraming pagsubok, kagaya na lamang ng pagkakabenta ng 70 hectares mula sa kabuuang 120 hectares nito sa isang pribadong kumpanya noong 1986. Yung food terminal, isang malaking bagsakan. At doon dadalhin lahat ng nabili ng NFA, lahat ng nabili ng gobyerno, doon ibibenta. Kontrolado ang presyo dahil nabili naman itong mga produktong ito ng mura ng gobyerno. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na Kadiwa Store. Yung Kadiwa Store, kung saan nagbebenta na mura na bilihin ang gobyerno. Nung panahon ko na governor, ay sinubukan namin gawin ito at mukhang naging effective naman. Inaasikaso natin para sa mga farmers lahat ng buong proseso mula sa production hanggang sa marketing, hanggang sa pag-ulit sa next season. Kaya siguro, pwedeng gamitin ito na parang pilot project
na i-scale para sa national. Kaya't makita ninyo, yung panahon na nakapag-export tayo, buo yung sistema ng agrikultura. Hindi yung dito lang, may konting development dito, may ano dito. Buo ang sistema. Mula sa production, mula sa pautang, mula sa research development, market information, hanggat sa pagsundo ng produkto, pagdala sa merkado, pagpapantay ng presyo para hindi mahirapan ang consumer, hindi rin nahirapan ang magsasaka. Lahat ito ay in place. Kaya't naging maayos ang ating agrikultura noon. Kaya naman, naging exporter tayo. Kaya naman tayo isa sa pinaka-successful noon. Lahat ito ay nawala. Recently, yung 10 billion actually kulang talaga yan. Kaya lang, yan yung commitment ng gobyerno and we will have to make it with it. Marami sa ating mga kaibigang magsasaka at saka miyembro ng mga kooperatiba at saka nasa industriya ng agrikultura ang nagtatanong tungkol sa rice tarification law. Kung ano ba talaga ito, anong magiging epekto sa kanilang industriya, sa kanilang mga buhay. Rice tarification and liberalization law. Unlimited na ang bilang ng may papasok na bigas sa Pilipinas mula sa ibang bansa na papatawan ng kaukulang tarifa o buwis sa mga iniaangkat na produkto. Dati, meron tayong limit kung gaano karami, ilang tonelada ang pwede natin import sa isang taon. Ginawa yan para proteksyonan ang ating mga magsasaka para naman ay hindi masyadong papasok ang mga tigalabas na produkto at masira naman ang industriya. Ngayon, ang rice tarification law ay tinatanggal na yung limit doon sa pag-import. Kaya naman, nangangamba ang ating mga farmer, paano yan? Bibili ang tao ng imported rice. Bakit naman magkakaganon? Dahil ang katotohanan nito, yung mga imported rice ay mas mura kesa Philippine rice na produced dito sa Pilipinas. Mataas ang ating production cost per kilo, mababa naman ang ating yield. Palapit pa lang tayo sa 6. Sa China, meron na siya 10 to 12 tons. Pangkaraniwan na sa kanila yon. Kung galing sa ASEAN country ang importation, 35% ang tarifa. Kung galing sa non-ASEAN country, pero pasok doon sa minimum access volume na tinatawag, yung commitment natin sa WTO, 40% yung tarifa. Pag galing sa ibang bansa, sa labas ng ASEAN, pero lagpas doon sa access volume, 180%. Sana man gagamitin itong makukulikta na tarif. Ang nakalagay sa batas ay 50%. Kalahati ay pambili ng rice farm machineries and equipment. Ito ang pondo na tinatawag na PhilMEC. Tama din ito dahil tayo sa buong Asia ang pinaka least mechanized na agricultural country. Ibig sabihin, hindi tayo halos gumagamit ng malalaking traktor, malalaking thresher, malalaking harvester, malalaking drying plant. Kaya't maganda yung post-harvest facilities and harvest facilities ay pagandahin. 30% naman ay nasa rice seed development, propagation and promotion of inbred seeds para maroon tayong mga variety na bagay na bagay dito sa Pilipinas, hindi ganong napepeste, medyo mas matibay pagka maulan o mas matibay pagka may bagyo. So yung magagandang hybrid, magagandang inbred, magagandang variety. 10% ay sa expanded rice credit assistance, concessional credit facility for farmers and crops. 10% ay RESI extension services or training programs for farmers. As a former legislator, I was reading the rice tarification law and the IRR. Ang nakikita kong pagkukulang lang talaga dito sa rice tarification ay ang implementation at saka walang plano sa agricultural infrastructure. Sana, imbis na mag-appropriate sila 50% dito, 10% dyan, mas maganda sana para sa akin gumawa na ng development plan. Tapos popondohin nila ng tarif. Para hindi sasabihin, basta 50% dito, kahit anong mangyari, 50%, kung may problema, dapat nagdagan yung isang sektor, dapat nagdagan yung credit, dapat makapag-adjust lang tayo. And that will only happen kung meron tayong talagang plano na by this year, ganito karami ang irrigated area natin. By this year, ganito ang na-organize natin na cooperative. By this time, ganito ang na-apektuhan na techno-demo natin na farmer. Meron tayong plano. And of course, ang pinaka-kinakatakutan, hindi lamang ng mga magsasaka, kung hindi tayong lahat, ay ang smuggling. Kailangan natin tutukan ng gusto yan para hindi na umabot sa ating mga palengke. Gawin na lang nilang emergency stock yung mga nahuli nila para naman
Pag humihingi kami sa local government ng emergency stock sa NFA pag kami bagyo, ay hindi na bulok yung ibibigay sa amin bigas. Agriculture is a fundamental sector of our economy and our society and even our culture. So it is that important. And to nurture it, government has to have a holistic policy towards the agricultural sector. It has to identify exactly what needs to be done, how it's going to be done, who will do it, and the schedule within which it will be finished. Ang approach ay hindi dapat piecemeal kung tawagin yung isa-isa. Dapat ang approach dyan is buo. Lahat ng aspeto ng agrikultura ay kailangan isama. Dahil hindi tatayo yan ng mag-isa. Kailangan natin patibayin ang sektor ng agrikultura para kahit hindi natin na sila maproteksyonan, kaya nilang mag-compete sa world market. Kaya nilang makipagsabayan kahit na kanino. Maganda ang produkto, mababa ang presyo, makapag-provide ng sapat na volume para makipagsabayan sila kahit na sinong producer, kahit sinong bansa. Ayan ha, napakalinaw na plano. Yan ang masarap pakinggan kapag ang isang aspirant na leader ay mayroong konkretong plano para sa mga like sektor ng agrikultura, no? Sasabihin na naman yung mga intriga tungkol sa mga magandang plano ng gobyerno o ng mga namumuno ay kapag siyempre ano ay siyempre Bongbong Marcos yan at yung mga siyempre may anti-Marcos, ha? Ito pag-usapan natin ng politika muna, di ba? Kapag may mga tumatakbo na anti-Marcos kaya tumatakbo para harangan yung mga Marcoses, may mga tumatakbo na para harangin naman yung mga kalaban sa politika. Pero pag-usapan po natin yung malinaw na plataporma tungkol sa agrikultura sa bigas. May gusto lamang akong i-share dito. Kasi alam nyo na nabanggit itong Masagana 99 kung saan ay sinimulan ito noong panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos. Basahin ko lamang ito. It's a concept of development, no? Masagana 99 was conceived by the administration of the Philippine President Ferdinand Marcos as a way to cope with a nationwide rice shortage arising from the various natural disaster and pest infestation in 1972. So ito pong Masagana 99 ni-launch noong May 21, 1973, and yung goal nito is to promote Philippine rice self-sufficiency by raising the Philippines' average palay crop yield from 40 gabans to 40 gabans per hectare to 99 gabans per hectare. So yung program po ay pinlano para ma-achieve para ma-push or pushing mark farmers to use newly developed technologies including high-yielding variety seeds at low-cost fertilizer and herbicides. So the program included a supervised credit scheme which was supposed to provide farmers with the funds needed to pay for the program's technology package. So the central bank designed subsidies or subsidized rediscounting facilities to public and private credit institutions throughout the country, encouraging them to give loans to farmers without collateral
or other usual borrowing requirements. So ito po yung programa noon, no? At syempre, ang isa sa mga binabatigos ng mga kalaban sa politika na hindi nakatulong kasi puro batikos, no? Hindi nakatulong na nga, mabatikos pa. Eh, sana sumali sila at para magbigay ng mga ideya at tumulong kung paano mapaunlad yung programa ng gobyerno. So yung nagkaroon ng initial success itong programa noon, no? The initial success ng programang ito ay nag-encourage sa mga farmers to plant new miracle rice, ang tinatawag nito yung IR8 variety of rice, which was the International Rice Research Institute had been developing since 1962. So yung binabanggit ni Bongbong Marcos na research yung International Rice Research Institute na kung saan ay itinayo sa Pilipinas, kung saan nakatayo ay tayo mismong hindi nakapagpursu nung technology na pinamunuan pa mismo ng Pilipinas noon. So ito po yung green revolution na naganap noong panahon na yon, no. Ayan ang tawag, Green Revolution in 1973, no, which allowed the country to export rice to other Asian country. Nangyari po yan na tayo'y nag-export ng mga bigas na noong panahon na yon sa ibang bansa. So the highlight of its short-lived success happened when the Philippines finally attained self-sufficiency in 1975 to 1976 and was able to export the rice to its neighbors in Asia in 1977 to 1978. So, yan po yung success, kumbaga, ng nakaya natin noon. Bakit hindi natin makaya ngayon? So, but costly subsidies and nagkaroon ng failure, no, of many farmers, borrowers to repay the loan led to the program benefiting only 3.5% of the country's small rice farmers by 1980. So, yan po yung naging problema sa programa na yan dahil pinautang yung mga farmers at hindi nabayaran. So siguro maaring may actually hanggang ngayon na nangyayari ang ganyan, no. Umuutang yung farmers and then nagtanim, then binagyo, ayun, nalugi. Isa yan sa mga dahilan kung bakit yung mga farmers natin ay hindi nakakabayad. So anong solusyon diyan? No, yun yung dapat na lutasin para ang alam mo hindi naman perpekto kapag ikay gumagawa ng pilot project. Pero nagkaroon ng success, may nangyaring success na kailangan lamang repasuhin kung saan na naging mahina na nagdulot ng aberya doon sa mga project. So ito ngayon yung ginagawang butas ng mga, of course, no, anti-Marcos na hindi naging successful yung program, which is isa sa mga proyekto na ipinakausap ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na ipinakausap sa Tagalog, ipinakiusap sa panahon ng Pangulong Cory Aquino na sana ituloy. No, maraming proyekto na ipinakiusap ng dating Ferdinand Marcos na ituloy
sana ng gobyerno Aquino dahil ito'y para sa taong bayan, pero walang nangyari dahil ewan ko. So nagkaroon ng negative impact dahil ngayon ang ibinabato sa programa na yan ng gobyerno noon, nagkaroon ng malaking utang, no? Ito kasing utang ng gobyerno kung saan hiniram ang pera at ginamit doon sa project. So syempre may mga farmers na hindi nakabayad. So yan po yung pinag-ugatan na ginamit. Ngayon na issue yung utang na hindi nabayaran, no? Kalimutan muna natin yung utang na yan. So dito tayo sa produksyon ng bigas, sa problema ng produksyon ng bigas ng ating mga magsasaka. So yan po ang masaganang ani, no, na binabanggit sa history ng agrikultura ng ating bansa. So isa din sa mga dahilan kung bakit kung titingnan niyo ang mapa ng mundo na ang Pilipinas ay nasa harapan ng Pacific Ocean, at kung titingnan niyo yung Philippines nasa harap ng Pacific Ocean, at yung Vietnam at Thailand ay nasa likuran. Kumbaga, kapag bumabagyo ay nauuna ang Pilipinas, nasa harapan siya eh. Ha? Tapos itong Vietnam at Thailand, kung saan sinasabing sila ay natuto lamang sa rice production, sa iri, sa kung saan nag-aral mismo dito sa bansang Pilipinas, ay sila ngayon yung number one exporter ng bigas, no? Kasi yung kanilang lugar ay bago pa man dumating yung bagyo sa kanila, eh mahina na dahil dumaan na sa Pilipinas, no? Naglandfall doon sa lugar nila, eh mahina na. Kaya isa din yan sa mga factors kung bakit naapektuhan yung ating produksyon ng bigas. So yan po lang ay ilan lamang sa mga factors, no. So sa ngayon ang yan yung mga tinatawag nating uncontrollable factors na maaring magdulot ng failure doon sa programa sa ating agrikultura, dahil ang Pilipinas nga ay unang-una na daanan ng bagyo. So next naman dito ay yung tinatawag nating human errors, no. Yung utang na hindi nababayaran ng mga magsasaka. So bakit nangyayari 'yon, no? Siguro ang dito sa programang ito, isa sa mga pwedeng gawin para maging successful yung ating mga magsasaka ng palay, hindi lamang ng palay, any farm products, no, na pinoproduce ng ating farmers, ay yung magkaroon ng entrepreneurial skills yung ating mga magsasaka, na dapat ding pagtuunan ng pansin na ituro sa ng gobyerno, ha, doon sa ating mga magsasaka. Or kung mayroong mga NGOs diyan na tumutulong, ay yun yung dapat i-focus natin na gawing entrepreneur yung ating magsasaka. Hindi lamang na yung alam yun yung magsasaka as a worker, no? Yan yung kultura kasing nakagisnan sa farming sa atin sa Pilipinas. Hindi porke eto lang, hindi porke farmers eh mahirap na ang buhay. Actually, kung titingnan ninyo ang farming, kung ikay nakatira sa bukid, no? Sana baguhin natin yung imahe na dahil nakatira ka sa farm o sa probinsya, eh mahirap na ang buhay, no? Ang lupa
ay kayamanan yan. Kapag ikay nagtanim dyan ng kahit gulay at marunong kang i-market o i-proseso yung iyong produkto na tumubo dyan sa lupa na yan, eh kayamanan yan. Ang kailangan lang nating aralin, ha, lalo na ito sa mga magsasaka na kasama natin sa Philippine Farmers Group, yung ating minamanage na grupo, na huwag nating maliitin na dahil farmers tayo, eh, mahirap na ang buhay. Alisin natin yung ganong mentalidad na, ha? Dahil yung tinutungtungan ninyong lupa ay kapag yan ay tinaniman ninyo, yan ay pera. Ha? Yung gulay, o halimbawa, yung tomato, no? Kamatis, itinanim mo dyan sa lupa mo. At namunga. O, pag-aralan natin kung paano ibenta o paano i-market yung produkto na yan. O, may mga nangyayari naman na oversupply ng kamatis. No, magtataka ka, oversupply, pero ang mahal-mahal, bakit? Kasi nga, itong isang factors na nangyayari ay yung mga smuggled agricultural product na pumapasok na mas mura, ha? Kaya nalulugi yung mga farmers natin kasi bakit walang bumibili ng mga produkto ng ating local farmers? Dahil po, kontrolado ng mga ilang hinayupak, ha? Na nagmamanipula ng merkado. Ha? Yung lalo na yung mga smuggled agricultural products. Ito nagiging issue ngayon ito sa ano, sa custom, eh. Na isa sa mga nagaganap ngayon na yung napapabalitang mga patayan diyan na inaambush na mga taga custom. Hindi natin alam kung anong dahilan, ha? So, yan. Sana masawata yung mga nagaganap na illegal dyan sa custom na nagpapapasok ng mga kontrabandong agricultural product na nakaka-apekto sa mga local farmers natin. So, yan po yung mga ilan lamang sa factors na nagdudulot ng failure dun sa programa ng gobyerno. So, isa pa, yung kotsabaan. Ito, ha. Ito, kung bakit naging maraming failure ang yung programa ng dating Pangulong Marcos. Nung lalo na yung dumating na yung nung nagpumilit na umuwi si Ninoy Aquino, na naging dahilan ng kaguluhan. Hindi ko alam kung sino tong magulo, eh. Napakaganda ng mga programa ng gobyerno. Tingnan mo na lang itong Manila Bay, no? Inaayos, pinapaganda. Kung ano-ano yung ibinabatikos na, ewan ko ba? Hindi ko maintindihan. Mas gusto nilang mabaho, no? Yung mga nagpo-protest dyan sa Manila Bay, na dati basura. Ngayon, nung ang daming basura, walang nagpo-protesta. Nung nililinis, mayroong nagpo-protesta. Ano ba? Nasaan ba yung mga utak ng mga tao ito? Ano, ayan, ha? Yan lamang ay isang halimbawa. No, na sana ay huwag tayong maghatakan pababa. Tayong mga Pilipino, kung alam natin, lalo na yung mga politiko dyan na kaya tumatakbo para ibagsak ang sinumang may magandang adikain para sa mga Pilipino, ayan po mag-election na. Yan yung babantayan ninyo, mga kababayan. So ito pa, gusto ko lang i-share ito, no. Meron tayong tinatawag dito na siyempre na nagaganap nung mga unang panahon.
So ito pa isa sa mga nakakatawang intriga. Yung utak talang kang intriga, no? So yung nung panahon ng Pangulong Corazon Aquino, no? Ito yung ginamit na statement, no? According to Carlos Dominguez III, who was the Agriculture Secretary under the administration of President Corazon Aquino, the successor of Marcos noong from 1987 to 1989, no, si Corazon Aquino. So the program caused about 800 rural banks to go bankrupt, never boosted rice production sufficiently for the country to be able to export rice, no, and left poor farmers in debt because the program was used as a vehicle of political patronage. So yan po yung ginamit na dahilan. Ano, sinisi yung dating rehimeng Marcos sa problema na nagkaroon ng bankruptcy yung ilang mga bangko. No, imbis na ginawa ng solusyon para ituloy, alam naman natin kung bakit nagkaroon ng failure to. Isa pa dyan yung mga kutsabaan ng mga negosyante na naapektuhan sa mga programa ng gobyerno, na kutsabaan ng mga negosyante at komunista na siyang nagpabagsak ng gobyernong Marcos. Alam naman natin yan. Ito yung mga hindi rin alam ng mga ilang mga kababayan natin ang tunay na kaganapan ng mga panahon na yon. Dahil siyempre, nung panahon na yon, walang YouTube, ha? Walang social media. Ang media lang ay kontrolado ng mga nakaupong powerful businessmen, no? Na kutsabaan ng mga armed group. Kaya minsan naiisip ko kung bakit kaya hindi natin itigil itong mga kaguluhan, gera-gera sa bundok na yan. Siyempre, mayroong financer yung mga yan eh. Ha? Financer para manggulo. Hindi na nga nakakatulong eh. Puro gulo pa. Sasabihin nila eh, naku, pag may mga naririnig pa ako eh. Naku, pag umupo si Bongbong Marcos, magkakagulo. Ha? Eh, sino ba'y nanggugulo? Mga komunista, mga businessman na kutsaba sa mga komunista na ang utak ay, ang alam lang eh, magpabagsak ng gobyerno. Yan ah. So, yung proposed na yan ay gustong i-revive. Ano, na President Rodrigo Duterte expressed his interest to revive the program in October 2016. The plan met opposition from Masipag, a group of farmers and scientists, saying the revival of program will bring back issues such as debt, replacement of traditional varieties with newer ones, and the promotion of pesticide use, which they say will harm animals, farmers and crops, and insisted that only large firms benefited from the program. The Department of Agriculture notes that old variety used in Masagana 1999 program is already phased out, and the Masagana 99 can use newer varieties of rice, and insist that environmentally friendly pesticides will be promoted under the potentially revived Masagana 99. So yan po yung mga usapin dyan, no? Kung bakit nagkaroon ng mga failure yung programa ng Pangulong Marcos, dating Pangulong Marcos. Sa alam niyo naman, alam ang mga pilot project, kaya nga tinawag na pilot project. Dahil ito'y experimental. No, eh nagkaroon ng success, nakapag-export eh, ibig sabihin may success. O kung saan yung kahinaan na hindi nabayaran ng nagkaroon ng utang,
dahil maraming ang magsasaka hindi nakabayad. So yun yung kailangan ripasuhin. Dahil kung alam nyo naman, nakikita natin yung ng success ng mga success ng isang programa sa pagtutuwid ng mga pagkakamali. Eh kung hindi naman itinuloy dahil sa alam niyo na, dahil sa kalaban, dahil programa 'yan ng kalaban, eh hindi na itinuloy. Eh kung ang programa ng kalaban mo sa politika ay nakakabuti sa para sa mga Pilipino, bakit hindi mo ituloy? Yan yung yan yung nagaganap. Yan yung nangyayari ng labanan sa politika. Sana huwag nyo ipitin yung taong bayan. Kung mayroong magandang programa ang Pangulong Marcos dati, sana itinuloy. Kung may programa ang ating Pangulong Duterte, ay sana ituloy ng susunod na presidente. Ang daming programa ang dating Pangulong Marcos na hindi itinuloy ng rehimeng Aquino at wala na. No, naging basura. Naging basura sa Manila Bay. Ang alam niyo po, ito ang basihan lang na ang gobyerno ay mayroong gobyerno ay kung ang paligid mo, ang kapaligiran ay naalagaan. So mantakin mo simula nung nawala o naupo ang rehimeng Aquino hanggang sa huling rehimen bago kay Duterte, eh nandyan yung basura sa Manila Bay, ha? Example lamang yan. Napakasimpleng problema ang basura sa Manila Bay. Yung Boracay, isyong kapaligiran yan. Napakasimpleng problema na pwedeng gawin ng gobyerno pero hindi nagawa. Sino ang nakagawa? kung wala kayong maitutulong sa gobyerno at manggugulo lang kayo, manahimik na lang. So, yan po. Sana lesson yan, ha? Lesson. Ang kaya naman nababanggit ko lang ito kasi yun yung totoo, eh. mabanggit natin itong people power. Sige, magbigay tayo ng background ng people power. Since magpe-February na rin, eh. No? February na. Gugunitain na rin yung people power, eh. Banggitin natin sa saglit ito, no? So ito po yung dahilan, no, ng kaguluhan, ng pagbagsak. Huwag nating tawaging people power. Tawagin nating pagpapabagsak ng gobyerno. Pero mo saka makakakita ng gobyerno ng Pilipinas na is ibagsak. Puro ibagsak, ibagsak. Tingnan mo, nakaugalian na yung ganyan. Biktima din dyan si ERAP, eh. Ay, mga operator, mga political operator dyan, ha? So, ito yung isa sa mga background ng history, eh. Gusto kong basahin ito, eh. So, President Marcos' second term for the presidency was marred by allegation by the opposition Liberal Party of widespread graft and corruption. Yan yung ibinabato kay Marcos, eh, kaya nagkaroon ng people power, no? According to leftists who noted or rioted during the first quarter storm, the increasing disparity of wealth between the very wealthy and the very poor that made up the majority of the Philippines population led to a rise in crime and civil unrest around the country. So, in March 1969, the New People Army, or NPA, was formed as the military wing of the Communist Party of the Philippines, initiating the still ongoing CPP-NPA-NDF rebellion. Marcos quickly denounced the movement, hoping
to gain monetary and political support from anti-communist administrators in the United States. So in 1972, Moro National Liberation Front, a militant Muslim separatist group, formed in the southern island of Mindanao. Marcos soon used the rise of militant and civil unrest as justification for declaring martial law. Di ba? Ikaw ba naman eh, may mga armed group na pinupondohan ng mga ilang businessman na nanggugulo sa Pilipinas, kung ikaw presidente, hindi ka magma-martial law? Yan yung ilan sa mga dahilan kung bakit naudyok yung ating dating Pangulong Marcos na mag-martial law. Siyempre mayroong may threat. May mga manggugulo eh, lalo na si Joma Season. Yan yung mga salot. Salot ng Pilipinas. Napapalayo tayo, napupunta tayo dun sa revolusyon na yun. Balik tayo dun sa usapang bigas. Hindi kasi maiwasang pag-usapan. So, ito po, balik tayo sa usapang bigas. So, yung problema sa sakahan sa atin. So, ilan lamang sa mga nagiging rekomendasyon na mga eksperto sa agrikultura, kasama na ilan sa mga kaibigan natin, na ito yung kanilang rekomendasyon kung saan inaksyonan na rin ito ng Pangulong Duterte ay magkaroon ng rehabilitation ng soil sa Pilipinas dahil nga sa sobrang paggamit na ng fertilizer, nagiging acidic na po yung ating lupa. So, iyan po ilan ngayon sa nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng mababang yield o mababang produksyon o ani sa bigas sa kabila ng paggamit ng mga fertilizer na sinasabing magandang fertilizer, pero after na gamitin yung fertilizer ay wala. Walang nangyari dahil nga po ang mataas na acidity sa sobrang paggamit na ng mga chemical, nagkaroon na ng problema yung lupa natin. Kaya nga naglabas ng batas ang Pangulong Duterte sa tulong ng Kongreso na i-rehabilitate yung ating lupa. No? Dahil masyado siyang, imbis na mag-produce ito ng magandang ani dahil sa mataas yung acid, ay walang nangyayari sa ating mga magsasaka. So, ilan lang yan sa mga problema dapat pansinin. Sumunod ay yung irrigation nga, no? Yung nabanggit ng ni Presidentiable Bongbong Marcos na itong patubig na kung saan ay sinisingil pa itong mga magsasaka sa patubig na yan. Alam nyo, yung patubig na yan ay napaka-importante. Kung yan ay makumpleto, napaka magandang balita yan para dun sa ating mga magsasaka. Pero na rin ginagawa ngayon yung sa ngayon pa, di ba? Marami ng teknolohiya. Punta lang kayo dun sa Philippine Farmers Group. Maraming nagsishare dun sa group natin ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Sumunod ay yung makinarya. Yung machinery na kung saan dati nagtatanim yung ating mga magsasaka, alam mo yun, ginagamit yung kamay, kanya-kanya, isa tusok dito, gano'n, no? Ngayon, machine na, mag isang tao. So, yung sinasabi ng mga iba, yung machine na yan ay makakapagdulot ng, alam nyo, imbis na mag-create ng labor, nababawasin yung labor force opportunity dahil machine na yung gumagana.
Eh sana wag nating isipin ganoon. Dahil the more na mas mabilis tayong magtanim, no, ang maidudulot nun ay magkakaroon ng mababang presyo ng bigas. Dahil nga yung may mababang labor cost at mataas na production ay nakakatulong yun para pababain yung presyo ng bigas. No, sumunod naman ay yung magkaroon ng entrepreneurial trainings yung ating mga magsasaka. Ito yung binabangkit ko kanina na napakahalaga po na matuto yung ating mga magsasaka ng entrepreneurial skills. Hindi lamang sa pagtatanim, kundi kung paano mo i-develop at i-market yung iyong agriculture product. Meron akong in-invite na magiging guest dito sa Feel Good with Joe Arcaya, yung dati nating kasamahan sa ABS-CBN, sa dati nating pinapasukang istasyon, si Neil Makasait, yung ating kasamahan na ang kanyang kabuhayan ngayon ay farming. Yan, magkakaroon tayo ng pag-usapan natin yung farming. So, yan, magkaroon ng entrepreneurial skills. Makakakuha tayo ng tip doon kay Neil Mac tungkol sa kung paano nga ba natin i-develop o kung ano pa yung mga varieties ng mga agri-product na pwede mong itanim sa ating farm. So, ha? Yung pagtulong sa mga magsasaka na magkaroon ng market tulad ng export ng walang middleman ay dapat isa rin sa ituro sa ating mga magsasaka. Turuan natin silang paano mag-export. Dahil lalo na sa Canada, no, may mga hindi lamang sa Canada, sa Amerika, sa Australia, saan-saan pa, kung saan-saan yung Pilipino na kailangan ng mga produktong nakagisnan, like bagoong, ha, dito lamang sa Canada, ay yung bagoong isda, ay na, biro mo ay $10. Kaya ko yung $10 na maliit na bote lamang. So yan yung isa lamang sa mga example na yung mga produkto kapag napag-aralan nyo, pwede nyong i-export. Dahil lang mga Pilipino sa ibang bansa, tinatangkilik po yung mga produkto natin. And then sumunod naman ay para dun sa ating mga kababayan, ay sana tangkilikin naman yung mga produktong sariling atin. Hindi nagtatagumpay po ang isang proyekto kung isa lamang yung kumikilos. Dapat sama-sama lahat. Like yung kung ang gobyerno ay nagpaplano, kung ikaw ay kalaban ng gobyerno, kung alam mong nakakatulong yon, ay sana sumali kayo. Huwag ninyong harangan dahil sila ay kalaban. Yung utak talangka na nakaugalian ng mga ilang politiko dahil porke kalaban at hindi na itutuloy yung magandang proyekto ng gobyerno. Ilan lamang sa mga politiko na narinig ko, ha, na tumatakbong presidente ngayon na nagsasabing kung ano yung proyekto na inumpisahan ng Pangulong Duterte na nakakaganda para sa Pilipino ay itutuloy nila. Narinig ko yan kay Presidential Bo Lacson. Okay. Narinig ko yan kay Isko Moreno. Narinig ko yan kay Bongbong Marcos na ang mga programa ng Pangulong Duterte ay kanilang itutuloy. Yung mga magagandang programa. Okay. Sino pang mga Presidential Bo lang narinig ninyong nagsalita ng ganyan? Ako, naabangan ko sa mga balita. Wala akong marinig. Ha? Maliban doon kay Lacson, kay Isko Moreno, at kay Bongbong Marcos. Yung ilan sa mga presidentiable na hindi nabibigyan ng airtime, like yung iba pa. No?
yung ibang nabigyan ng airtime na puro ang utak ay pagpapabagsak sa gobyerno, kaya tumatakbo dahil para harangin yung mga kalaban sa politika. Ay, yan po yung babantayan yung mga kabayan kapag ang politiko ay nag-iisip ng ganyan. Kuha, kayo na ang bahala sa kanila. Dapat ano tayo, tulungan. So yan po ang ibig kong sabihin, hindi nagiging matagumpay ang isang proyekto kung ang mga tayo mismo na nasa iisang bansa, isang lahi, eh naghihilaan pababa. Ngayon, kung may nakikita kayong mali dun sa programa, sumali kayo dun sa proyekto ng gobyerno para magkaroon kayo ng, alam nyo, mapakinggan at magamit. Ha? Maging basis na maipaliwanag na kung bakit kapag ito'y ginawa, magiging failure yung proyekto. Dapat ganun. Ha? Kapag nakikita nyong maganda yung project, suportahan nyo. No, kung wala kayong may kukontribute, manahimik na lang kayo. So, so yan ha. So, yung pagtangkilik sa produktong Pilipino, yan naman ang trabaho ng lahat ng Pilipino. Suportahan yung ating mga local products. So, tingnan natin kung hindi magtatagumpay yan. Ha? Kung tulong-tulong, magtatagumpay talaga. So, yan ha. Napakalinaw yung binitiwang plano ni Bongbong Marcos noong. Kailangan kasi ang gobyerno may malinaw na plano o malinaw na plano ng gobyerno na mamumuno o namuno para sa pagpapaunlad sa pagsasaka. Napakalinaw yung kanyang video. Sana kung tayo magbibigay ng pahayag sa publiko ay dapat mga ganyan yung naiintindihan ng taong bayan. Hindi yung nag-abot ka lang ng bigas dyan o ng lugaw. Sorry. Sino ba yun? Papasintabi. Huwag nating maliitin yung lugaw kasi. Pagkain din yan. Sorry po. Sorry. Tao lang. So, kung may mga programa kayong alam nating nakakabuti, suportahan. No? Like kung nagbibigay ng lugaw, suportahan natin yung pagbibigay ng lugaw. Dahil yan ay pagkain at grasya yan. No, kung halimbawa na lamang no, yung pagbibigay ng lugaw ni Lenny, Vice President Lenny Robredo, ha? Kung ikay kalaban ng nila naman, ay huwag nating batikusin. Basta't may naibibigay para sa taong bayan, ay ating tulungan. Purihin. Huwag nating bigyan ng, alam mo yun, ng problema sa atin. Kapag kalaban ka sa politika, no? Kung ano yung ibibigay mo sa... Nagkakakulay kasi. Pero sana kung yung ginagawa hindi lamang during the campaign, no? Dapat ginagawa noon pa. May mga itong minamanage nating yung Philippine Farmers Group. May mga pumapasok doon na hindi dati naghahayag nung kanilang propaganda. No, bigla na lang sumulpot mag-i-election eh. Ngayon may mga tinitext tayong may nakaka-text tayong vice presidential ball at presidential ball na siyempre no, pwede ba nating ma-interview mga dati nating kasamahan yan eh. Pero siyempre mataas ang ihi na mataras ng ere. No, ayan. So kung wala ang gobyerno, pwede na ang mga tao na lang ang magtulungan, no. Yung ibig sabihin niyan ay
kapag natuto na ang mga magsasaka, mga self-sufficient na sila, kaya na nilang magtanim, na kaya na nilang i-develop yung kanilang product, kaya na nilang i-market yung kanilang product, o anong susunod yan, ibig sabihin, sufficient na sila, self-sufficient na, kaya na nilang mabuhay ng sarili. Hanggang sa lahat ng mga magsasaka ay magiging ganun na, o kahit wala na ang gobyerno, no? Pero kailangan pa rin ang protection ng gobyerno para doon naman sa mga smuggled agri product na pumapasok na alam nilang makakapinsala sa lokal na produksyon at sa mga lokal producer. Yan yung trabaho naman ng gobyerno, no? Bantayan yun. So, yun lamang po. Namamangha lang ako dun sa mga politiko na may malinaw na plano para sa ating mga kababayan. Yan, ito na naman po yung ating episode na may bahid politika. Kasi nga, tumatakbong presidente yung ating ginamit na video eh. Pero ang pakay ko po dito ay hindi si Bongbong Marcos. Nagkataon lang na siya ay mayroong shell lang yung may malinaw na nakikita kong plataforma para sa bigas. Bigas pa lang yun, ha. Ito yung pinag-uusapan natin, bigas. Paano mapaunlad, ha, yung agrikultura sa Pilipinas. Kasi kapag naging successful itong bigas, ay susunod na yung mga ibang agricultural product. Oh, so yan lamang po, mga kababayan, sa mga nakikinig sa kasalukuyan, ay salamat po doon sa mga nag-download ng aming podcast episodes na kakataba ng puso. Ha? Kasi itong tuwing linggo may statistics tayong natatanggap doon sa mga podcast downloads natin. Kasi ito po yung mga programa natin sa Filipino World Channel. Actually, podcast po ito. Ito yung modern radio. Ha? Ito na yung modern radio. Kung hindi mo kailangan ng frequency, ngayon kung kayo'y nasa sasakyan, kung mayroon kayong account ng Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, ano pa ba ito? Marami, yung mga binanggit ko kanina, Amazon Music, hanapin nyo lang, type nyo lang, Filipino World Channel. Kung kayo nakikinig na, lahat ng mga Feel Good with Joe Arcaya, Golden Treasure Program, yung iba pa namin programa, yung Pinoy Prepper, yung Salita ng Buhay, ito po yung mga educational, pang-spiritual, pang-kabuhayan, at pang-disaster preparedness. Maraming itong mga programa namin na inihain namin para sa inyo, para pagpulutan ng mga positibong impormasyon. So, yun po. Maraming salamat, mga kabayan. At ito yung mga aming mga locations na nag-download, no? Ang dami na meron sa North America. 72% ng mga downloaders natin ay dyan sa North America. At 6% ang nagda-download sa Europe. Sa Asia ay 20%, ang kasama na dyan yung Pilipinas. At sa Africa, Oceania, ito yung mga continent, South America, yun yung mga downloaders natin dyan. So binabati ko po kayo at maraming salamat sa inyong suporta. Ito sa mga sa France, ha? Sa Germany, Japan, United Kingdom, Brazil, Bahrain, Netherlands. Ang dami nito, 42 countries to. Pero gusto kong banggitin, United Arab Emirates, Netherlands, Australia, Taiwan, Singapore,
South Africa, Thailand, Hong Kong, Mexico, Ireland, Belgium, Saudi Arabia, India, Pilipino din sa India, Denmark, Finland, Czech Republic, Sweden, Macau, Malaysia, Chile, South Korea, Virgin Islands, United States, Ukraine, New Zealand, Norway, Spain, Latvia, Qatar, Kenya, Argentina, Switzerland, Laos, Brunei. Ayan po yung mga bansang meron tayong mga regular listener. Ito naman sa cities na mga kababayan natin. By cities, kasi ito yung mga statistic na pinapadala sa atin ng mga podcast apps. No? May binibigay silang statistics dito kapag mga downloads natin. Number one dito, yung kung by cities naman, mayroong 319 cities na mga kababayan nating kung saan nakatira na tumatangkilik doon sa ating mga podcast. Kasi ginagawa, siyempre ito'y modern radio. Kapag ito'y nakasubscribe ka, may actually free subscription yung ating Philippine World Channel. Pwede nyo pakinggan yung aming mga podcast. Kung kayo nasa loob, yung mga nakikinig ngayon na nasa loob ng sasakyan, maraming salamat po. Lalo na sa Calgary, Alberta. Ito'y 18% mga downloaders natin mula sa Calgary. The rest are sa California, Ohio, na may yung mga bansang napakinggan ko sa kanina. Sa dami ng cities, banggitin natin na ilan-ilan. Itong sa Clichy, Elie de France, ay kumusta na po kayo dyan? Sa mga taga Ohio, Columbus, Columbus, Ohio, sorry. Kumusta na po? Salamat po sa inyong suporta. Sa mga taga Frankfurt, Main, Hesse. Saan ba to? Itong taga, yung mga taga Corpus Christi, Texas. Ayan, maraming salamat po ha. Pasig Metro Manila. Ayan. Makati City, Metro Manila. Toronto, Ontario. Manila, Metro Manila. Ayan, maraming salamat po ha. Isa-isahin natin to next time. Ayan, so ito po ang inyong lingkod, Joe Arcaya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kung kayo'y nanonood sa YouTube channel, ako'y, kung kayo'y nakikinig ngayon, mag-subscribe na rin kayo dun sa aming YouTube channel. Bago lang yung aming YouTube channel eh. Mas nauna kasi ito ating mga podcast kaysa dun sa ating mga video watch. Bago lang yung ating mga video watch. Alright, so yan po. At maraming salamat. At sana'y pagpalain kayo ng ating may kapal. Laging magdasal at humingi ng pasasalamat at gabay ng ating Panginoon. Alright, maraming salamat po.
Ito ang Filipino World Channel.